anya ti status mo ditoy? Working work permit. Pailaan. Yeah. Oh. Dati dati te napintas tatanga konti tag Tagalog taki din. Talaga na baka sirte rin yung kita mo ha. Work permit kayo nun. So pagkatapos nun, anong ipinamis sa inyo ng company? May after ano ba, may chance kayo mag-permanent resident? Ah, yun. Yung mga may tutulungan niya kami sa permanent resident kasi yung mga nauna sa akin on working na sila sa ongoing na yung kanilang application. Ongoing na yung application. So bali manonominate sila. Magandang content dito eh. Tapos ikwento mo Lakay kung paano ka nakapag-apply dito. Sige. Nag-apply ako dito Lakay sa Canada from Taiwan. Bali nagpasa lang ako ng resume. Unang interview ko, bumagsak ako, dapat sa Nova Scotia ako, bumagsak. Hindi. Oo. Hindi siguro kalooban ng Lord yun. Oh, hindi kaya, para sa yung Nova Scotia, okay. Kaya dito ako, yung second interview ko, ayun, natanggap naman ako sa grace ng Panginoon. Ayan. Oh, okay. At saka, so, basically, yung pag-apply mo, nasa Taiwan ka, no? Tapos mayroong agency dito sa Canada na ang pangalan ng agency is Mort. Hoy! Adda ko matkatok ko nakat. Ni. Kumusta? Mikatoy na. Wow. Abi na malimang kay Samuel ako na yung mga nagapon niya. Napaka meron may nakatento yan yung nakita ka. Kan ni Raul nagtetoy. Tika, medyo nakasarado pa lang ata. Ana, okay lang dad, vlog ta. Ay sila, no? Mikat ya. Mo ko muli kat ya, di ka bangiran nga magna. Ni nagad niya dayta yung tugtugo mo ya. Ate ko. Ay nalayo. Oh, okay. Pang-stack ni kumating ang winteran kata. Oh. Tapos kami may nagtanggal daw tatay. Oo. Oh. Oh, 5 piraso din alam eh. Hmm. Sa atin ani, dati ko mga 10 piraso nga mga relkin set. Okay, may atin na dayta nga nalayo. Negam kakapsat na yung pagngarabi tayo dagtuyak tata ko ha. Moncton, yeah! Siledonia, Caledonia, deliver to tingo mga Caledonia, New Brunswick. Ke meron tayong kaibigan Ilocano dito ko. Tumulong ko to. From Taiwan. galing din sa Taiwan, kasamahan ko sa Taiwan ito. May umuli ka to, ikot ni digastak ko. Antag pipindok ka. Wag sige. Ikat dagat ko. Kanay ba tayo po? Ni? Abi, nyamot din. Apa ya? Kukuha yun sa data ka. Maday, nagadukas din may. Yalang ka kumaadongom ko nak, baka di kayo kaduak, baka nga ka na jiret na ako na da. Ate kaya mo nga sa unga rod, datoy kukuha datoy. Wow. Nyamot din na doon, namot din lakay tintin mo. Sita ka no, subscribe. Danak pala Taiwan, buibuyak yung vlog doon. Ay, gurkawang nga rod ha, maya nga content dahito ya. Nga dahito ya. Anya dahil ito yan, kahit kung makita, ikabal ko man dito ikaw, tayo pakita mo talaga ito eh. Yung nagan na nga kwa. Daban niitan nyo dahil ito eh. Uy, daban niitan mo lang ata. Daban niitan nyo, adda ka nga. Makerel. Makerel na ito eh. Makerel na ito. Makerel, mano nga plastic. Dua. Sigurado kayo nga pinanitan niya, diba? Ito ginatang mo pa dati Lakay. Nyamot na kailangan pa dapat pusit ning. Kidi nagimasan. Gumandanon kami pa GS la. Tanong mo pang kami lakwa. Agkas din ay pusit. Agbanit pusit. Nya kidi. Ada flashlight mo nga ko ha. Ada flashlight mo nga na ranyang tatanda ka di warp. Silisilawom lang di pusit nga sta. Tapos naka-ready mo ta jibanit mo, ikas jimo lang na maalam taon. Nyaki din. Kung yaman nakalaunay mo, dahil tingayin din mo. You're welcome Lakay. Dahil ito, gayam kat ni... Paul. Ni Paul. Paul Onciano. Paul Onciano? Paul Onciano. Kung daga, isilaw mo dahil ito makita. Medyo nasakit na namin kat. Diba? Uy, mata. Dahil ito. Nagpintas tiluga mo Lakay. Nyaki din Lakay ko. Truck mo ilaan daga. Nga bali tangot nang tay freezer ko to tay iayos ko to madam na pala ta no bu na e, kumusta te pa nagbiag interviewin ka okay lang nya Ilocano nya kidi Ilocano dito ay ayos mo talaga barbaro nak pa lang mitikan ta manung nga commit to yan manung nga
manong bulan mo dito ka, manong taon mo? 4 months. Anya ka? Si Mang Podnak lang hindi April 3. Ay, dito nga taon. 2023. Oh, so, anya ti niya na ganda nga kwam, anya ti status mo dito ay? Working work permit. Pailaan? Dati dati te napintas tatanga konti tag Tagalog taki din. Sige. Dati di asta ki matarosan mo dagiti padatanga kwa. Padagiti daddo mga Tagalog ta kwa. At pero gusto kong tanungin, taga saan ka sa Pilipinas? Sa ano ako lakay sa Apayao, Santa Marcela, Apayao. Ay, Ilocano nga talaga. Puro ka nga talaga. Sige. Talaga nga taga Pangasinan anak, Pangalatok pin Ilocano ti Sarita Medijay. Ke, okay, nyangay nga rin ke. Ado ti ko, marami akong kaibigan sa Taiwan na Pangasinan. Oh, Pangasinan din. Pangasinan. Oh, okay. Nanonood din sila sa'yo. Shout out mo lang kay sa TYC. Ah, si shout out mo pa na kita nga rin ko, masige ah. Ah, sa mga kaibigan at katrabaho ko sa TYC, sa Tainan, Taiwan, sa Anan. Oh, galo. Oh. Dati pinapanood ko lang si pinapanood lang natin sila kay ngayon. Kasi ana eh, congrats. Okay, nice to meet you, Lakay. Lakay Paul. Nyamot din na. Talaga nga pagkakataon nagdapo kami mo ti Taiwan. Amo mi siguro mo ta na nabuybuyan nabuybuyan ti vlog ko. Nagtaiwan kami mo ken ni bakot jigam nagdapo Taiwan mga talaga. E di pa way back 2023. Tanalakapay ti umay dito ide. Amo pay ILCD ah. Ompay IELTS, hindi may kami ta ompay IELTS. Ngayon hindi nag-apply kami permanent resident at IELTS yun. Tata, nag-IELTS ka nga ta. Ompay IELTS ko ta, 4 months na pwede lang eh. Ay, hindi may toy, hindi may toy. On. Hindi ako nag-IELTS. Kasi hindi ka lang, pinag-IELTS. Wala akong IELTS. Masurity ka? Oo. Anong trabaho mo pala dito ngayon? Construction worker. Saan? Dito sa dito lang din may yung alam mo yung construction diyan yan ginagawa din namin. Oh, may ginagawa. So ibig mo sabi anong mo doon? Ang heavy equipment. Hindi. Ang department ko sa ano ako sa video. Ah, video? Oo. Sa ano kami sa mga manhole nag-inspect kami ng mga manhole. Okay. So, meron din pa lang construction worker yung trabaho niyo dito. Nakakuha kayo ng anong company mo? Bird Seal. Bird Seal? Bird Seal Company. I-text mo nga mamaya, pwede ba, hiring pa ba sila? Hiring sila, oh, pero ang kadalasan lang kinukuha nila sa Taiwan. Oo, oh, yung mga nasa Taiwan. Oh, sa Taiwan, pero ngayon parang nag-stop muna sila. Ay, nag-stop mo na, napakaswerte mo naman nakarating ka dito, 4 months lang. O, di, kumusta naman ang sahod mo dyan? Okay naman. Maganda. Maganda ang bigayan ng ano namin, ng company namin. Okay, yan ang kagandaan. Okay. So, may anak ka na, asawa? Meron akong anak ka ba yan? Oo. Bakit? Yung mamaya, hindi pa kami, magsisettle pa lang kami. Bakit mo nga talaga, unang nagsina kayo, unang niya? Hindi, nagkwa kami. Hantang pagtungtungan at personalan. damot eh, kwa. So, ibig mo sabihin, galing ka ng Taiwan, may kumpanya doon sa Taiwan. Anong pangalan? TYC. TYC yung kumpanya na in-applyan mo? Hindi. Dati sa ang company ko sa Taiwan is TYC. Oh, yung agency papuntang Canada. Papuntang Canada is port to port. Port to port. Ah, port to port. Port to port. Yung port na parang port? Oh, port. Port yung to port. Airport parang ganun? Ah, port. PORT. Port to port. Port to port. Okay, ang trabaho, ang agency sa Taiwan, guys, is hindi. Wala siya sa Taiwan. Nandito siya sa nakabase siya sa Canada. Okay, tapos bali ang ano lang namin, ang transaction lang namin, email to email lang. So nag-apply kayo dito sa Canada? Oh, through email lang. But legal 'yon. Legal 'yon. Okay. So yung port to port na agency na sa Canada. Kayo nandito kayo, nandoon kayo sa Taiwan, nag-apply kayo via email lang. Email. So in-email niyo lang hanggang sa siguro na silik kayo, kaswerte niyo na silik kayo. Ngayon, nung nasa ilang taon ng processing? Bali na interview ako October 2022. Oo. Ngayon, 23. Dumating ako sa Canada April October, November, 2023. No, March. 6 months lang yung ano mo, construction worker ang ano? Magpakaswerte mo. Oh, bali 5 months ka pa ngayon eh, kaso binigyan lang kasi ako ng 1 month na ano na kasi pag sa Taiwan kasi lakay. Oo. Dapat bago ka mag-resign 1 month ang ano. Notice. Notice.
Ganun din kami sa amin dati, mga binigyan namin sila ng notice nung kami ano. Pero ang kagandahan sa inyo, direct hiring to. So na from Taiwan nag-apply. Paano yung nalaman yung agency niyo? Bali sa Facebook kasi yun eh, sa Facebook. Ah, sa Facebook lang. Oo, sa Facebook, may group kasi sa Facebook. Ngayon, nung in-invite ako sa group na yon, doon nag-aantay ako ng mga hiring, then nagpasa ako. Nalaman ko yun sa Facebook na yun dahil din doon sa kaibigan ko dito na nandito din. Nasa Taiwan na rin. Ay, nasa Canada na rin. Nasa Canada rin. Shout out mo, sinong pangalan? Si JM. Dapat kasama ko siya. Dapat si JM. Ngayon. Okay. Ipinayagan ng asawa. Ipinayagan ng asawa. Kasi ibig sabihin, nandito na pala yung asawa niya rin. Galing Taiwan din. Kakakasal lang nila 2 weeks lang. At oh, so dahil congratulations GM. Congratulations GM. GM Ancheta. GM Ancheta. Ancheta? Ancheta. Okay. Si May, ang kanyang missis. Si May. Okay. Okay, continue natin doon. Baka mawala pa tayo sa ano, sa content. Magandang content ito. Eh. Tapos, ikwento mo Lakay, kung paano ka nakapag-apply dito sa Taiwan. Sige. Nag-apply ako dito, Lakay, sa Canada from Taiwan. Bali, nagpasa lang ako ng resume. Unang interview ko, bumagsak ako. Dapat sa Nova Scotia ako. Bumagsak. Hindi. Oo. Hindi siguro kalooban ng Lord yun. Hindi. Para sa yung Nova Scotia. Okay. Kaya dito ako, nung second interview ko, yun, natanggap naman ako sa grace ng Panginoon. Okay. At saka, so, basically, yung pag-apply mo, nasa Taiwan ka, no? Tapos merong agency dito sa Canada na ang pangalan ng agency is Port to Port. Port to Port. Nakita mo lang 'yan sa Facebook. Sa Facebook, yeah. Iyon, sinabi sa 'yon ng isang kakilala mo rin 'yon. Yung kakilala mong 'yon is nandito na rin 'yon. Nandito si JM. Si JM. 'Yon ang kagandahan, at least kahit papaano. So, ilang buwan yung proseso, kaibigan? 5 months to 6 months 'yon, Lakay. 5 months to 6 months, magkano ang tuition nyo? Ay, tuition yung may placement fee? May placement fee, kaso nasa 4K sa CAD. Canadian, 4,000? 4,000. Yung plane tickets, sagot sa inyo o sagot nila? Bale, sagot ko no, muna, pero nung pagdating ko dito, reimburse. Yun ang, ganun din kami sa amin. Kasi yung agency na contact nila doon sa Taiwan dati, nagpapaano talaga, nagpapalipad. Pero nagbayad kami kasi sabay kami ni Mrs. nakarating dito eh. Malaking ginastos namin din eh. Mga kalahati nung araw, kalahating ano sa piso, kalahating milyon sa piso. Isang tao lang yun. Hindi, dalawa na kami ni Mrs. Kasi hindi pa masyadong kalaki yan. Way back 2013 pa eh. Anong agency nyo ba nun, Lakay? Akela. Akela. Hindi, wala na yata. Yun, so... Ayan, nakita, narinig nyo si Lakay Paul, yung sinasabi niya. So, yung pag-apply, so, via email yun, nakuha nyo lang, tapos na-select. At ang trabaho mo ngayon dito sa Canada na in-applyan mo ay? Video inspector. Video inspector, yun yung? Sa piping. Sa piping, pipe. Yung parang contract. Part pa rin siya ng construction. Parang sa labor, hindi ba? Hindi naman yon. Skilled ba yon? Skilled ba yung pipe, video inspector? Ano ka ba, video inspector? Helper lang ako sa video inspector. So helper ka lang. Helper lang. Pero hindi ka talaga yung totaling, ikaw yung, hindi mo talaga skill yon. Hindi skill ba yon? Hindi ko talaga skill yon. Pero, ang sabi ng management namin, papag-aralin daw ako bilang gano'n. Ay, kasi dito mayroon pa palang schooling dito ng gano'n. Okay. So at least nakapasa ka ng helper ng, sabihin na lang natin, ano yun eh, yung bang laborary din ang style nyo, di ba? Labor talaga yun. Construction ang napasok nyo ngayon, napakaswerte nyo. Ilang buwan lang, 6 months ang processing, no? No experience sa ganong klase ng trabaho, nakuha siya pa kasi. Wala ka bang kamag-anak dito? Wala talaga o meron? Meron, kaibigan, ay Lakay, pero nasa malayo sila, Alberta. Baka yun ang isang factor kaya, hindi naman. Kasi malayo naman sila, kasi dito ka naman sa New Brunswick eh. Kasi nung in-interview ko, sinabi ko kasi wala akong kamag-anak dito. Sabali talagang nag-walk-in ang dating, wala akong kamag-anak. Talaga napakaswerte rin yung kita mo ha.
work permit kayo nun. So pagkatapos nun, anong ipinamis sa inyo ng company? May after ano ba, may chance kayo mag-permanent resident? Ah, yun. Yung mga may tutulungan niya kami sa permanent resident. Kasi yung mga nauna sa akin, on working na sila sa ongoing na yung kanilang application. Ongoing na yung application. So bali, manonominate sila siguro at pagkatapos apply sila ng permanent residency. Nominee muna, no? Parang hindi, bro, hindi ko pa alam. Hindi mo pa alam kasi bago 4 months ka pa lang. Iba nag-ano na eh, IELTS na sila. Oh, kasi mag-IELTS yun. Sirte mo, wala pang IELTS yun. Paglapag mo rito, wala ang IELTS walang talaga. IELTS. Yung company, walang IELTS. So, port to port yung agency dito sa Taiwan. Search nyo lang, guys. Sa Canada. Okay. I mean, dito sa Canada. Tapos, yung company mo ngayon dito is... Burt's Hill Construction. Burt's Hill. Burt's Hill. Burt's Hill Construction ang kanyang ang company dito sa New Brunswick mismo na nag-hire ng laborer or construction worker sa Taiwan, ha, yung mga taga-Taiwan. Ito walang IELTS ito, tulad ng sinabi ng ni kaibigan. No IELTS, 6 months processing lang, at saka ang magagastos mo is, siyempre may placement fee na rin ngayon eh, 4,000 Canadian, let's sabihin natin 4,000 Canadian, kulang 200. Magan, kulang. Mo, 200. Tapos yung plane ticket mo, ikaw magbabayad, pagdating naman dito sa Canada, ire-refund naman ng boss mo, yun, lahat free. Yun ang kagandahan, wala mo ng IELTS, no? Wala mo ng IELTS. Nung lumapag siya rito, walang IELTS. Apakaswerte naman. Ang hirap ba naman mag-English? Oo. Oh. Paggaling ng Taiwan, Pilipinas. Oo, kasi sa Taiwan, Chinese ang Mandarin ang salita ron eh. O tapos sa Pilipinas, hindi naman tayo nag-English. Ako naman, galing naman ako doon eh. Nung lumapag kami dito talaga sa Taiwan, ay dito sa Canada, wala rin IELTS. Way back 2013 pa yon. Ngayon ang alam ko talaga may IELTS, pero pakasurety mo, wala, mayroon pa palang mga company na hindi nagre-record ng IELTS. Meron. So ulitin ko guys ha, ang company ni Lakay, Burt's Hill, dito sa New Brunswick. Ang agency niya rito sa Canada is port to port. Ang agency niya, walang IELTS required, nag-hire sila ng construction worker, katulad niya, helper lang siya sa mga pipe. Oh, kasi hindi wala pa siyang experience sa ganun. No. Wala akong experience sa ganun. Wala akong experience sa ganun. Oh, kita mo nakarating dito. Pero ingat lang sa port to port na ano sa Facebook, kasi may lumabas kasi na fake account sa Facebook na port to port. Oh, marami na pala. Oh. Ngayon yung tunay na Facebook ng port to port is 22,000 follower. Ngayon yung tunay is naka-close sila, naka-private. Hindi niyo siya mas re-research ngayon kasi nga sinarado na. Pero yung lumalabas na fake account Lakay, nasa nung huling nakita ko nasa 50,000 eh. Ngayon may mga nagme-message sa akin, hinihingan daw sila ng pera. Oh, okay. So ngayon ano naman ang may advice mo sa kanila kung mapanood nila 'to? Kaya advice ko sa inyo, huwag kayo agad-agad magbibigay ng pera guys, lalo na pag ano. Oo. Malalaman nyo naman kung peke o hindi. Lalo na yung port to port na mahigit 50,000 na ano, na followers. Oo. Humihingi daw sila ng pera, kaya sabi ko sa mga nag-message sa akin, huwag kayo magbibigay ka. Oo, kapag hindi kayo sigurado. Eh, ikaw naman pala, nung ikaw, matanong ko ikaw, nung ikaw nyo nag-a-apply, so ano naman yung, ano mo, yung basihan mo, sa kalooban mo, bakit ikaw nagbigay ka? Kasi nandito na yung ano, kasama ko kasi nauna. Ah, may kakilala ka na talaga dito. Oo, may kakilala ko nauna, kaya may prueba na. Oh, doon sa agency yun. Ngayon, hindi mo sigurado yung isang lumalabas sa Facebook. Oo. Hindi sigurado. Kaya, alam ko fake talaga yun. Peke talaga yun. Kasi yung may-ari ng port to port, nag-post din siya mismo na kami lang makakakita sa mga followers niya, kasi nga naka-private sila na may mga peking lumalabas. So mahirap din pala ngayon ang mag-apply ngayon na basta-basta, no? Ingat-ingat lang.
Pero paano nila makukontakt yung original na ano? Hindi ko alam laki eh, kung paano yun. Naka-ano kasi. Wala na sila, wala ba silang ano sa Taiwan? Wala. Mag-open din siguro yun. Antay-antay lang nila kasi nag-aantay lang sila ng... Ngayon ba marami bang dumating kayo ano? Kaya full ba kayo ngayon? Oo, marami bang dumating. Antayin lang nila, mag-open din yun. Mag-open din, oo. Kaya nga iniingaya, akala ko, sabi ko, ang swerte naman kung mayroon pa talagang ano. Baka puno na, kaya nag-private sila muna. Oh. Ang tingin ko lang kay, ano, papaalisin muna nila yung mga nandun. Sa kasi pag nag, oh, yung mga hold, yung huling mga pending. Na-require. Oh, may napending, oo. Oh. Pending. Pag okay, pag mag-hiring na ulit, mag-open ulit yun. Kaya abang-abang. So, ibig mo sabihin, mayroon pa palang nakatingga roon na process na ang papeles papunta rito. Meron pa. Doon kayo nakipag-communicate kayo doon sa port-to-port na agency na yan dito sa Canada, ano bang ginawa sa iyo? Hiningian ba kayo o ano ba? Hindi, nung unang apply ko kasi in-interview ako. Oo. Kasi pagdating kasi sa camera yung interview. Oo. Oh, okay. Zoom. Google Meet ba 'yan? Okay, okay. Ngayon tinanong nila kung may experience ako. Sabi ko, wala akong experience pero marami akong may experience ako sa construction. Oo. Pero wala akong may pakitang papel. Okay. Puro part. Oh, okay, okay. Oo. Okay, basta alam mo ba 'yung ganito, 'yung tinatanong ng ano. Oo. Na kung kaya ko bang gawin, siyempre sasabihin natin kaya natin. Kaya natin kahit na medyo ano, siyempre gusto mo lang matanggap eh. Pagdating naman dito, te-training ka talaga eh. Pagdating mo naman talaga dito, kahit wala ka pang alam, i-training ka talaga. Oo, te-trainingin ka talaga nila eh. Oh. So ibig sabihin, sa ngayon nagsarado pa yung agency na 'yon, pero magbubukas din yon. Oo. Nitong tingin ko nitong ano, December. Basta nung nag-apply ka, hindi ka agad-agad hinihingan. Hindi agad ako hinihingan. In-interview ka talaga lang. In-interview ako. Saka na lang ako nagbigay ng pera nung may ano na ako, nung i-appeal na yung anong tawag na kay yung LMIA. Yung galon, LMIA. Nung pinadalang kayo ng LMIA o ano ba, ganun na. Kasi LMIA, ano yata yun eh, kontrata yun, tapos pipirman mo yun eh. Oo, nung nakapirma na ako ng kontrata, saka na ako siningil. Oo, saka ka na yan siningil. Kaya guys ha, be aware din sa mga gustong mag-apply ng papunta rito, lalo na yung mga naglalabas ang ano, kung manghihingi agad sila na walang LMIA, huwag muna kayong basta-basta magbibigay. So, tsaka yung LMIA, kailangan na siguraduhin yung legit yung LMIA na yun. Kasi baka mamaya fake yun o kaya nagamit na, pinakita sa inyo, pirma lang kayo ng pirma, mag-abot na kayo ng pera o wala. Yari rin tayo. Usisain nyo talaga. Usisain nyo. So, sabi mo sa akin, matagal ka na nanonood sa akin sa Taiwan pa. So, paano mo nalaman yung channel ko? Kasi, hindi ko alam, basta bigla na lang mahilig kasi ako sa truck eh. And nababalitaan ko nung una, malaki daw ang sahod ng truck. yun ang mga ano sa ano eh, basta truck driver sa Canada, medyo ano, okay, makakabuhay ng pamilya. Kaya ang ano ko talaga dito, gusto ko talagang mag-ano ng class 1. Oh, class 1 pag naano na. Oo. Yun ang pathway mo, kumbaga aspire truck driver ka pala. Dahil sa'yo lakay. Dahil kay lakay. Dahil sa akin daw. Marami pang mas magagaling na vlogger na truck driver dyan eh. Na-idol ko to si lakay sa pagda-driver. Seat lover daw. Driver seat lover. Oh, sa pamilya lang tayo. Kaya nga eh, sabi ko nga sa sarili ko nung kasi guys, nag-communicate kami doon sa vlog ko. Tapos rin ni-replyan ko doon sa vlog ko. Tapos yun, sabi niya na walking distance lang palang bahay mo rito. At saan ba ang bahay niyo rito? Diyan lang sa likod lakay. Malayo din paglalakarin mo, mga 15 minutes. Anong ginawa mo? Nagsasakyan na lang ako dyan lakay. Nag-park ako dyan sa sasakyan. May sasakyan siya. Kala ko walking distance talaga. Kanina pa dapat to, maaga-aga, yun pala, nag-ano sila. Namingwit. Binigyan pa ako nito guys. Ang salamat. Yan. Galing New Brunswick. Oh. New Brunswick na isda. Moncton isda.
Anong pangalan nito? Makarel. 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 Dalawang plastic ng makarel, tapos meron pa tayong isang fridge yung punong ganyan lakay sa amin. Sa ang galing nyo naman, amin. Wala kayong ibang magawa kundi ganyan na lang libangan nyo. Ganyan lang, fishing, camping, tapos itong ano naman, itong squid. Mm-hmm. Doon pa kami sa isla kumukuha. Isla dito? Oh, sa Grand Manan pa. Grand Malapa. Oh. Malapit na sa Boston. Kaya nga eh, kita mo guys, meron pa dalawang plastic, bali tatlo. Tama-tama yan. Sa bahay, mahilig ako sa isda eh. Masarap yung makirel na yan eh. Masarap yan lang kayo. Okay na, yan eh. Mabukas nga, baga ano lang, baka prituhin ko yan eh. Ano? Depende kung kailan ako matatapos, magdi-deliver ako dyan bukas kung may reload ako pabalik ng Winnipeg. Oo. Diyan din nagtatrabaho yung mga ano ko. Ewan ko kung nandyan sila bukas. Kakilala mo? Mga ka-bird seal ko din. Bird seal, mga Pinoy din. Pinoy. Bird seal na company? Company. Ay, so ibig mong sabihin, mayroon pa kayong mga... part-time nila yun? Ano ba? Hindi. Ano yun lakay? Talagang full-time sila dun. Mga nagla-landscaping. PR sila dun ito? Ano hindi. Ba? Pares ko din, mga bago din. Galing din Taiwan. Pero ang ano nila, ang trabaho ay ang trabaho talaga nila yun doon. Birch Hill yun yung company rito. Oh, company na. So agency. Ah, so ibig mo sabihin, ang Birch Hill, hindi lang pala contractor ang construction. Ay, company. Yung nag nagla-landscape sila. Iba. Yung Birch Hill, maraming klase ng job opportunity doon. May nagla-landscape. Iba-iba, basta na part ng construction. Part ng construction. Landscape, construction, paggawa ng bahay, road, Nag-asphalt din sila. Nag-asphalt, kala ko yun lang yung trabaho, hindi lang pala. So, ibig sabihin lalakit babae meron? Lalakit babae lang kayo meron din. Dito naman kasi sa Canada, mapapalalaki o babae. Trabaho dito sa Canada guys, ano dito eh. Ang tawag nito, yung parang unisex na eh. Ganun. Ang lalaki. Truck nga eh, dinadrive ng babae dito Kaya sabi ko, babae, pag nakakita ko ng babae nagtatruck driving, sabi ko, kaya pa niya ako pa kaya. Siyempre ha, Ilocano ka eh. Ayun yung katwiran natin, kinaya ng ibang tao kung skill lang ha. Huwag na lang siguro sa mga papasok ko sa exam, pamahina tayo diyan eh. mga exam na katulad ng doktor na gawa niya wala tayong magagawa kasi yung utak na niyan eh. Pero kung ganito trabaho based from yung galaw hindi masyadong sa utak, kaya natin yan. Kaya natin gawin kaya yan. Kaya natin yan. Pinoy tayo eh. Kaya mo yan. Makuha mo lang yung permanent resident mo. Para kang... So ngayon nga lang kaya, pwede na daw kami mga newcomers, pwede na mag-aral. Ngayon? Pwede na kami mag-aral ngayon. Nang kahit working permit pa lang yung ano namin. Bakit di mo sabihin na mag-aral ka na lang ng ano kasi meron din naman silang mga tractor yung mga yun nga yung purpose namin. Mag-truck driver kayo. Kasi yung truck namin 4 class 3. Meron ka na rin class 5. Meron na. Tama, konting ano na lang para yun na maging ano nyo pathway nyo rito. Truck driver kasi talaga dito sa Canada. Number one dito mga trucking ang ano dito eh sa matataas ang tingin nila sa mga truck driver dito eh. Ito pa no, okay lang din naman kasi kung ikumpara mo sa Pilipinas, yun suertean lang talaga rin ang makarating dito kasi nga siguro dahil kapag ka-dream mo talaga yung isang bagay, actionan mo. Actionan mo yun, talagang i-push mo nang i-push yun upang sa ganun eh mabigyan ba ng saysay yung pangarap mo? Pag lang puro... Yung pangarap, puro tanong. Kasi siyempre ikaw rin mismo kasi nakakaalam nun eh. Kung nangarap ka, siyempre kapag may napulot kang idea, edi magpurso ka, ganyan yun. Tulad nga sa akin sa port to port hindi sila tumatanggap doon na walang experience. Lahat doon dapat... minimum of 2 years experience dapat may pakita kang papel sa construction. Wala akong experience. Wala talagang experience. Pinoy tayo. Siyempre gagawin natin ng paraan. Pero walang peke. hindi niya pineke kaya yun ang kagandahan. Basta be honest lang. Maano ka nila.
Pwede mo rin, kumaga white lies lang naman yung sinabi mo sa kanila eh. At least meron kang experience sa construction, pero wala kang certificate. Wala kang certificate. Kasi doon sa processing pa lang, yung interview pa lang, sinabi mo na sa kanila eh, yung totoo eh. Tinanggap ka naman nila, it means talagang gusto ko siguro talagang tanggapin. Kasi kung gusto ko talaga ng employer, kukunin ka. Mm-hmm. Mararamdaman din kasi nila ikaw. Oo, oh, kung totoo ka siguro, kung ano hindi ka nagsisungaling, ganyan lang. Basta be honest. Totoo yun! Maniwala ka sa akin, yung inapplyan namin dito guys, ano, service crew ng pizza. Pizza. Wala nga akong experience magmasa ng arena eh. Kinuha ka pa rin nila. Sabi, nagtrabaho ko sa McDo, yun ang inilagay, pero walang certificate. Tinanggap! Basta be real lang. Oo, sinabi, nilagay lang doon na nagtrabaho sa McDo, wala naman talaga eh. Pero kung tutusin, kahit wala akong experience sa pagtatrabaho sa mga fast food, kung isinalang ka na doon, kayang-kaya mong gawin yun eh. Oo. O eh, doon nga sa Taiwan, ang trabaho, anong trabaho mo sa Taiwan? Kami yung mga gumagawa machine ng mga ilaw o lakay. O, oh, see? Mas mataas pa, skilled yun. So, ako rin. O, oh, ano naman ang pinagkaya ba ng pabrika, factory ng gulong sa Taiwan kaysa sa gumagawa ng ilaw, headlight. O, oh, hindi. Yung katulad niya, trabaho niya, headlight. Ako, factory ako ng gulong. Dito, papasukin mo, service ko ka sa McDonald's. Oh. Eh, mas mahirap ang training doon sa mga trabahong mga ganun kaysa yung gumagawa lang ng sandwich eh. Lagyan mo lang ng, hindi naman sa inaano, pero kung i-compare mo talaga, siguro, alam nila yung trabaho mo. Iba yung skilled mo eh, kung ikukumpara lang sa mga ganyan na katulad ng gagawa ka lang ng sandwich. Mm. O, tatanggapin ka, kahit sabihin nagtrabaho ka, kahit hindi. Malamang siguro nasa isipan na rin nila yon na yung gagawa ka lang ng sandwich, madali na lang yan. O, kaysa yung ginagawa mo ngayon, ng training nyan, 3 months pa eh. Pagka nasa Taiwan ka, yung bago ka sa company, training ka pa nun. Eh, ang hirap pa ng intindi ng salita ng Taiwan. Mga Taiwanese, mahirap pa, oo. Nakaya natin, dito pa kaya, di ba? Kaya nga eh. Sabi ko eh, ipush lang nang ipush ang dream. Eh bukas, may pasok ka. Meron, okay. Iwan ko lang kung bukas, kung ano bang araw ang day off nyo? Sabado, Linggo. Oo, iwan ko lang. Pero bukas. Pero kanina nasa Nova Scotia kami. Kaya, kaya nakita ko yung ano mo. Sabi, kaya nag-comment agad ako. May inuno kami dun sa Nova Scotia. Kasi ang haba ng ano ko eh, ang haba ng biyahe ko eh. Mula dun sa Winnipeg, pumunta ako ng Wisconsin papunta rito. Sana makakuha ko ng reload ko pagka na-deliver ko to. Kung wala bukas, baka susunod na araw. Eh siyempre antayin ko na lang ulit. Andito lang din ako. Dito lagi ka ba dito? Lakay sa New York? Bihira, dito lang. Matagal na ang panahon na kung hindi nakarating dito, taon na. Ito yung pangalawa kong pagkakataon nakarating ng East. Dito sa East. Eh dito, dulo na ng Canada dyan eh. Dulo na, Atlantic. Kumbaga sa ano, Atlantic na yan. North Atlantic na yung nandyan sa kabila eh. Kumbaga pang na yan eh. Nakikita ko na nga kaganina yung Atlantic Ocean dyan eh. Oo. Eh yung pinamingwitan namin kanina, Atlantic na yun. Ay, Atlantic na yun? Oo. Kaya murang ano dito, murang mga seafoods. Oh, kaya murang seafoods dito. Okay. Kaya pala yun ang kaganda. Eh, yung mga lobster, dito galing lahat sa Atlantic. Meron nga akong, nung unang pagpunta ko rito, may nakilala ko rin ako na nagtatrabaho rin sa seafoodsan din dati. Pero driver yata siya ng ano eh. Driver siya ng yung parang forklift. Kasi nung nag-apply ako, nag-ano ako, ang inano ko yung i-joke lang lakay pang oh, sige. Pag may story tat mapaganda. Oh, sige. Kasama ko si Lakay. Dati pinapanood ko lang sa Taiwan. Ngayon kasama ko na dito sa Canada. Nagkita na pala kami sa Canada at ini-interview niya ako sa vlog niya. Oh. Kaya abangan niyo guys yung pag-i-interview niya sa akin ni Lakay. Oh, meron to yung vlog ngayon. Naka-set up yung camera ko ngayon, guys. Oh. Shout out sa inyong lahat, no. Oh, ayan. Once again, it's Lakay Truck Rear. Kasama natin si Lakay Paul. Ilocano mo't lang dito, eh. So nga, nagtaka ilang nga Ilocano, nagtaka nga Ilocano. Shout out amin kada kayo. Nagtaka kahit nag-Canada,
kaya i-post yun na ito, dream nyo. Yama ko namin, naging truck driver, Jay Malakay. Truck driver, Jay Pilipinas. Naging truck driver dito Pilipinas. Adayo nga min itikot di kasasati truck driver dito Pilipinas, iti Canada eh. Medyo ita Pilipinas, nako ti lalo nang ti panagbaya, ti sahod. Dito na pinpintas basit niya talaga. Adayo nga talaga. One ti sweldo. Kung dito eh, katulad dito, dati kang truck stop, libre na ito eh, nga pagturugan. Ag parking ka ito, awan bayad na. Dito Pilipinas siguro, pag parking am, tiyagid ti karsada, matiloy ka pa'y pulis. Mabalinda ka pa'y takawan. Mabalinda ka pa'y takawan. Ay, burkinda, no, magas natad eh. Damdo, nekaw, napuko. Napukaw mo dati doon ang kaban mo, karam dami norikit agaya man. Oo, po naman. Ag-subscribe kayo, kakailan, gini. Lakay Tracker, wan. Lakay Tracker. YouTube. Biro, YouTube, bunbaro ko nyo lang YouTube. Tapos Facebook page, Lakay Tracker mo't lang. Aduti, ito na dyan yung tip, kasi ano nga umay dito yung Canada. Panag-drive kan every daily basis nga trabaho, kasi dyan. Tanong dati kayo ton, kat no truck driver at truck driver kay tumat babuya yo at idea yo at comment kay laeng tano dadamagan nyo song bata mat amin mga replying ay kwa kanya kat amin nga bis message kanya kuno ag comment ko or kas tano ko ararami dek ti maka ti makayak kat na di kas tago ma-reply ak ida ta importante day takot. Guys, ganun na, subscribe ha, subscribe. Bye-bye. Subscribes guys sa follow Facebook Lakay Tracker. Okay. Tapuro na lakay. Okay, peace up guys. Bye. Ayan guys, si Lakay yan nagkunti kami sa video niya. Ayun yung team. Nagba-vlog din pala ako. Nagba-vlog din pala ako baka. Anda ti vlog mo? Anda. Ayun yan. May in-interview ko yung ano. John Polinciano. John Polinciano. O, naging nag-comment kanya. O, naging ti vlog mo. O, John Polinciano. Yan, dati yung video mo niya. O, kasi ano, ni-interview ko din yung dalawang kasama ko. Nag-aaral pa lang naman ako mag-vlog. Okay. Tsaka, may vlog din ako dun na ano, yung paano ako nakakuha ng class 5 na lisensya ko. Okay. From, na ang gamit kong lisensya is motorcycle na galing Taiwan. Okay, ang kagandahan pa. Gusto ko nga rin makakuha ng lisensya ng motorcycle dito pero wala pa akong pagkakataon na ano eh na mag-aral. Mag-aral ng ano kasi nandito tayo at saka bibili ka ng motor. Walde kore ko pa rin naman magagamit. Diba? Kasi lagi naman ako dito. Ano lakay? Okay. So ayan, wala ka na bang idadagdag sa ating vlog, mga tips, ideas sa mga kasamahan natin dyan para matapos na natin itong video natin ito. At least meron tayong mga almost 40 minutes na pag-uusap. Ayan, sige, kablawam na kita, kakailyamon. Naimbag nga aldaw yun dito ha, kabagyan dito Santa Marcela, Payao. Di kita kabagya kita, Unciano family. Hindi kita gagayim ko dito Taiwan, kindigayimat, dapat Antipolo Rizal. Kumusta kayo lahat diyan? Nandito na ako. Sa Canada na. Sa Canada na. Bulol pa rin, guys. Nabubulol-bulol na. Mano tao mo lakay? 31. Ay, ubing pay. 31 na lang gayam ka. Kagukha na lang. Sakawana. 42 kon. 42. Shout out nga din pala kay Ivan sa nag-iisa kong anak tsaka kay Gladys sa mama niya. Okay. Okay. Tsaka sa mga kapatid ko, mama ko, papa ko. Oo. God bless. Polinciano? Polinciano. Polinciano family. Dayta. So ayan guys, napanood niyo ang aming video vlog ni Lakay Paul. Merong agency nga, i-check niyo na lang 'yan. At hopefully makarating din kayo ng Canada kasi katulad ni Lakay Paul ay isang construction worker lang, helper lang, walang IELTS. Nakarating siya dito 6 months processing. Ang pangalan ng agency is dito sa Canada is Port to Port.
Ngayon ang company niya rito is Birds Hill company yeah. Dito na dito sa New Brunswick, marami siyang mga kung ano-anong mga trabahong in-offer, construction, road worker, mayroon ding landscape. Yan guys. Asphalt. Asphalt, yan, ganyan. Oh. Oh, ano naman yung advice mo sa akin, Lakay, bilang mag-aspire truck driver? Oh, yan, ang isip lang. Ang masasabi ko kay Lakay, ang may advice ko sa kanya, eh, since, ano ka pa lang, yung nagsisimula ka pa lang, kapag may pagkakataon yan, sabihin ng boss mo, pwede kayo mag-aaral ng class 1, kunin mo na agad yun. Kunin mo na agad. Oh, tapos, yung mga siyempre alam mo naman training diyan, so magsisimula kasi mahabang equipment. Oo. Depende kung paano anong klase ng truck ang gagamitin mo, pero halos karamihan parehas lang din naman ng ano, kasi dito sa Canada more on automatic na rin eh. Automatic. Oo. Ito may napanood ko na may manual din doon sa iyo. Wala, hindi manual ito. Ah, doon sa nung nagsisko ako, manual lang gamit namin noon. At saka nung nag-drive ako, nag-aral ako, manual yung ginamit doon sa pagkuha ng class 5. I mean class 5, class 1. Class 1. Oh. Tsaga lang, kung na-field ka sa road days, sige lang, patuloy mo lang, ganun lang yung huwag susuko. Oh, yan. Yun lang may papayo ko sa'yo. At tsaka God bless sa'yo at good luck sa'yo. Nandito ka na. Kumbaga sa ano eh, nasa tunnel ka, tapos pinasok mo yung tunnel, natatanaw mo na yung liwanag dun sa dulo ng tunnel. Yun ang nakikita ko kay Lakay. Maliwanag ng kinabukasan niya rito. Higit sa lahat, hindi man sa atin, kundi yung anak na lang natin. Mm-hmm. Kasi yun yung ano dun eh, magiging maaluan yung buhay ng mga anak natin eh. Tayo yung pioneer dito, magdadala sa kanila rito, tayo yung magbi-build up para sa kanila. Pagdating nila dito, at least kahit paano tayo yung legend. Sila yung ating mga anak, sila yung magkikinabang. Eh gustong-gusto kong makinig kay Lakay, marami siyang payo na magaganda. Mm-hmm. Eh. 'Yun lang yung mga kaibigan. Kasi siyempre sipag, tatlong bagay para umasinso sa buhay, para sa akin lang. Focus sa trabaho, focus sa pamilya, at saka siyempre gabayan din natin ang paglapit sa Panginoon. Tama. Kasi siya yung nag-iisang shield natin sa anumang bagay, sa ilayo tayo sa anumang kapahamakan at higit sa lahat sa sakit, karamdaman. Yun lang masasabi ko, Lakay. So, thank you. Kahit nahiya ako, namumula yung tempo, nahiya. Hindi, huwag ka na mahiya rito kasi nagbablog na tayo. Sige, magpaalam ka na. Paalam guys. Ipitin mo na. Subscribe nyo sila kaya. Okay. Bye bye. Lakay Pinoy Tracker.